Welcome back sa ating mga balitang basketball. The Aaron Fox hindi na mabibigla kung maging siya man ay isasali nga ng Sacramento Kings sa isang trade. Yes, mga sir, nanggaling mismo sa kanya na walang ligtas sa kanila doon. At maging siya man ay pupwedeng isama ng Sacramento Kings sa kanilang mga trade dahil nga sa kanilang pag-i-struggle sa season ito. Maliban sa kanya, kasama na nga rin sina Harrison Barnes at Buddy Hield sa mga posibleng i-trade ng Sacramento Kings bago pa sumapit ang trade deadline, which is sa Pebrero na. Pupwede rin dito, mga sir, na magkaroon ng isang trade package itong Sacramento Kings para kay Ben Simmons. Dahil nababalita nga rin noon na sila ay interesado rin. Pero hindi pa kasali noon si De'Aaron Fox na siya namang gusto ng 76ers. Pero sangyan nga nanggaling mismo kay Fox na walang ligtas sa kanila at maging siya man ay posible ang i-trade. At samantala sa ibang balita, update lang sa kamay ni Steph Curry. Medyo nasaktan kanina si Steph sa kanyang paglanding kung saan ay parang nauna yung kanyang kanang kamay. Pero still hindi siya pinalabas at natapos niya ang laro. Pero ano nga ba ang status niya ngayon? At ayon sa report ni Anthony Slater, hindi pa nga nakamove on itong si Steph sa nangyari nga sa kanyang kaliwang kamay nung siya ay na-injured way back 2019. At sa ngayon ay natutroma pa raw siya. Pero tungkol naman kanina sa kanyang kanang kamay, magkakaroon nga ho sila ng mga testing. Pero hindi ho seryoso. Magkakaroon lang ng testing upang siyempre masigurado na okay lang yung kanyang kamay. Pero uulitin ko, hindi ho seryoso. At samantala, Dwight Howard sa Golden State binabantayan. Sa ngayon, handa na ang Lakers na pakawalan itong si Dwight Howard kasama ni na Kane Bazemore at ni DeAndre Jordan. Pero heto nga ang ilang team na posibleng maging destinasyon para sa veteranong sentro ng Lakers na si Dwight Howard. At una sa listahan ang kuponang Chicago Bulls. As of now, hindi na ganoon kaganda yung performance ni Nikola Vucevic kumpara nung siya pa nga ay nasa Orlando Magic. Pero still, nagagamparan niya pa rin ang trabaho ng isang sentro o ng isang big man. Pero yun nga lang ang problema ay hindi lang consistent yung kanyang mga numero. At kaya po pwedeng maging backup dito ni Nikola Vucevic itong si Dwight Howard. At ang pangalawang kuponan ay ang Charlotte Hornets. Doon tanging si Mason Plumlee lang ang totoong sentro. At kaya nung nakaharap nila ang Milwaukee Bucks pati na ang 76ers ay nagkakaroon sila ng problema pagdating sa depensa sa loob. At kaya perfect itong si Dwight Howard upang sila ay magkaroon ng tulong mapadepensa man o opensa. At ang pangatlo, Golden State Warriors. As of now, isa rin ng Warriors sa mga nangangailangan ng serbisyo ng isang big man. Makakabalik na sana si James Wiseman pero nagkaroon pala siya ng surgery sa kanyang tuhod upang ito'y hindi mamaga. At kaya yun mismo ang dahilan kung bakit natagalan ang kanyang pagbabalik. Pero sa ngayon ay po pwedeng makuha dito ng Golden State ang serbisyo ni Dwight Howard dahil sa ngayon ay nagbabawas nga ng manalaro itong Lakers upang sila ay magkaroon ng bakante sa kanilang roster. Totally, nagpapalitan lang si Green, Iguodala, Looney at Imanol Vilica bilang sentro sa Golden State. At kaya kung sakaling makuha nila itong si Dwight Howard, ito ay magbubukas ng pagkakataon upang laruin ni Imanol Vilica ang kanyang totoong posisyon na power forward at maging si Green man o si Iguodala. Pero para sa inyo, ano ang komento nyo? Ano ang suggestion nyo? Mag-comment lang. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. Huwag kalimutang i-like ang ating video bilang suporta. At mag-subscribe sa mga bago lang. And as always, thank you for watching. Peace out.